diba? Nung time na nag-garden si Angel, she was at her prime. Si Jane, is this is her big break. Kumbaga, she's proving herself right now. So, ayun lang yung ano. And nakita ko rin si Jane kung paano siya magtrabaho sa set, kung gaano siya ka-hands-on sa mga eksena ang pinapalabas. Kung may mga nakikita siya, hey, okay, ako usapin niya ngayon yung production. She's very hands-on. She's really doing her best and she's trying her best to be the leader. Kailan mo natanggap yung Sabina? Nung dahil nga dun sa ano? I think that was around mga 3 months ago. First time mo makatanggap ng ganun. Oo, oh, kasi hindi ko in-expect na may mangyayaring ganun sa akin. Kasi nag-TikTok ko eh. Oo. Oh, oh. Diba? Kaya nga eh. Ano ba yung TikTok mo? Yung ginaya ko lang yung... Si Joshua. Yung Joshua dance. Oh, pero ginabahan ka talaga. Pero naka-uniform. Yung nervyos ka. Tinanggal mo ba yun? Tinanggal? Yung post? Oh, oh. Hindi po. Ah. It's still on my TikTok. Hindi naman, hindi naman ako kinabahan. Kasi alam ko naman na madi-dismiss eh. Alam ko rin time na yun na I may have offended some people, because pero I knew also that it's something na kaya namang hilutin. Diba? So, tsaka lalo na, hindi naman siya. So, lesson learned. Paborito ka ni Attorney Topacio yung next project na araw. Ikaw, sa abroad pa. I'm sure magastos yun. Yeah. Sa tingin mo, bakit? Bakit ikaw yung napili to take the replacement ka nga lang kay JC De Vera? Hindi daw siya replacement. Well, bakit ako? Uh-oh. I think kami ni Attorney Topacio, we share the same goal pagdating sa industry. It's just, we just really love them. And ako, naramdaman ko kay Attorney yun kung gano'n niya kamahal yung pelikula ng Pilipino. Uh-oh. And ako, sigurado din akong naramdaman din ni Attorney sa akin na kung gano'n ko rin kamahal yung craft ko or yung pelikula ng Pilipino. So I guess yun yung something na may connection kami ni Attorney. Yes, pero we have the same love for the craft. Di, balik mo natin doon sa ano, nakailang meet ka rin doon sa mga taga-staff para mag-explain doon sa side mo? Once lang yon. Once lang, na, yeah. Oo, na pinapuntin, invite ka to explain your side, you know? Explain my side, you know, to talk to me, ask me questions kung bakit ako nakasuot ng insignia, ng uniform ng staff. So, explain ko naman, and then I was treated nicely naman doon sa hospital. Wala namang nangyaring... Saan kayo nagkita? Sa Prame? Hindi eh. Somewhere in, kalimutan ko, sa Pasay yata. Ikaw lang o kasama mo yung iba? Hindi, ako lang and kasama ko yung handler doon. Bakit ka personal pumunta doon? Pinapunta ka? Pinapin-invite siya doon. Pinapunta ako kasi nga eh. Lagi ka sa pila. Pinaalam ko pa yun. Pinaalam pa namin sa production ng Dara na yun. Nasa lock-in ka. And then I already missed one day. Yung time na pumunta yung ibang talents, pumunta sila. So, on time na hindi ako pwede kasi as in nung araw na yun, may taping talaga ako. Buong araw, birthday ko yun. Hindi ka pinayagan nung araw. Hindi ako pinayagan. So, we had to reschedule and buti naman na naayos na rin. So, hassle din pala. Meron din medyo, estorbo rin, naging... Abala. Abala. Hindi naman sa abala kasi naiintindihan ko rin naman yung side nila. Okay. And, like I said kanina, hindi na mauulit. Okay. At natuto na ako. Lesson learned. Natuto na ako. No more TikToks with insignias. Pero birthday. Naka-uniform. Birthday mo pa pala yun, Pao, no? Birthday in a way na puro eksena ko. Okay. Yung araw na mas, hindi ako pinayagan. So mas safe pa pala po pag nakahubad mo lang. Mas safe pa pala pag nakahubad na lang. Oo nga, no? Dapat pala mag... Kung kailan pa ako nagsuot ng balot na balot na damit, doon pa ako napadala ng... Pero nabanggit mo nga, sabi mo, parang nakagraduate ka na sa ganon. So, pero sa pag-dating or whatever, pero open ka naman kung sakali na will be given another magandang project ay okay sa'yo na makipag. Yes, of course. Pero syempre, andun yung ano eh. Andun yung we want to take another step up. We want to go to the next level. If ever man nagagawin mo siya, gawin mo siya sa next level naman. And gaya nang sabi ko kanina, I've always, you know, dreamt of competing sa Cannes. So if it was a film that could possibly, you know, compete in Cannes, then okay lang. Yeah. Okay. Nag-hope ka ba na ma-nominate or manalim Best Supporting Actor for your portrayal? Well, syempre, andun yung, hope for the best and expect the worst. O kasi si Direk ni, nanalo si Win-Win sa movie na Naelia, na MMFF. Kumbaga meron siyang luck, meron siyang charm. May charm. Do you believe on that?
Yeah, well, like you said, ano siya, I'm always hoping for the best and expecting the worst. Pero either way, masaya ako sa pelikula and masaya ako na nakasali ko sa MMF. Sabi mo daw kanina, maghubad ka lang daw uli kapag i-entry yung movie sa Cannes. Totoo ba yun? Yeah. Ah, yes. Yes. Yeah. So, bakit? Parang choosy na ganun? Hindi naman sa choosy. Like I said kanina, gusto natin we want to take the next step. Kung lagi tayo magsustay kung nasaan tayo dati. I mean, okay lang lumingon sa Pinanggalingan. Ako kasi, proud pa rin talaga ako sa lockdown. Pero, you know, to take it to the next level, kailangan mong minsan na iwanan muna ng saglit. Para may thrill naman. Ano mahirap pa? Maghubad o yung magpaputok, yung magbaril-baril? Para sa akin, mas mahirap yung barilan. Talaga? Bakit? Mas mahirap yung barilan. Hindi, yung barilan. Mas mahirap magpaputok. Na nakahubad. Hindi, kasi yung time na shoot namin yun, bilad na bilad kami sa araw, tapos totoong baril yung gamit namin. So, mabigat. That's true. Oo, nagka-crawl kami sa sahig. Ang bigat, grabe yung shoulders ko nun, sore na sore. Eh yung hubad. Hubad lang. Talaga ba? May nagreklamo nga araw na artista kay Direkta Lester na mag-shoot kayo na hirap sila sa first day pa lang. Na parang gusto siyang ipatanggal, papalitan. Hirap na hirap dahil sa pinagawang eksena, sa action scenes. Ikaw hindi ka naman kasama sa mga ganung nagre-reklamo. Yun yung may trabaho. Okay. But good. Tsaka more than that, nag-enjoy ako sa shoot talaga. Kasi tagal ko nang pinapangarap na gumawa ng pelikulang ganun eh. At the same time, totoong baril yung gamit namin na pumuputok talaga pag inaano mo yung trigger. Pero blanco. They shoot blanks. Pumuputok siya, may flash. Pero wala lumalabas na bala. So feel na feel mo talaga yung recoil ng baril. Para train kayo muna. May training ba munang ginawa? Wala. Kasi wala na. Siya, no? Nasalang agad sa shoot? Hindi. Nalaman ko yung tungkol sa pelikula mga 2 days before pullout. Mm-hmm. And pagdating doon, nagkaroon pa rin siya ng minor training lang. Kung paano yung footwork, paano pumawak ng baril, uh-huh, yung forma. At pero yung paggamit ng baril, nakagamit na rin ako before. Pupunta ako before sa mga shooting range. Pero it never really became a hobby of mine. Kasi medyo iwas ako sa mga baril eh. Medyo takot ako. Hindi ako masyadong mahal sa violence. Masarap siyang panoorin sa pelikula. Pero in real life, cinematic siya pero delikado. Pili ako ng sarili ko. During shoot ba, may mga nandun na taga-staff or yung involved doon sa mama sa pano, family or what, na para nag-consult sa script at kung paano yung gampanan. Nung time na nag-shoot ako, wala. Pero nung time na si JC pa yung original artista, tinrain sila ni Alan Franco, which is the character that's played by Aljo Abrenica. So lahat ng eksena ni JC, na nakunan, natapon lang? O wala pa talaga siya. Wala pa siyang nakunan. Marami nang nakunan. May nakunan. Pero ang sabi sa akin ni Atty. Parang 20%. Talaga? Hindi kayo yung karakter mo, patay rin, di ba yun? Hindi po, hindi po. Buhay. Ay, ikaw yung buhay doon. Hindi po. Yung sinasabi po kasi nilang staff 44 na namatay, sa 55th division sila. So, dahil the 55th is yung group na sila yung magiging, sila yung magpo-provide ng assistance sa Seaborne 13, na if ever man kailangan ng tulong, dun papasok yung 55th. Ang problema kasi, nung pumasok yung Seaborne 13, pinaputokan yung si Marwan, napatay na, nabulabog na yung lahat ng mga rebeldes, lahat ng mga kalaban nila dito. Naipit yung 55th. Dun yung natira na, yung sinasabi ng one survivor, sa 55th division yun. 55th na hindi pero sa Seaborne 13, na pumasok dun so, mismo sa ni Marwan, 7 ang namatay. So, bali lima doon ka sa Seaborne. Mm-hmm. O hindi pa rin pwede? Hindi pa rin po pwede. Pero may mga times na pumapayag naman sila. Pag kunwari, birthday niya. Pero hindi lang sumasakto yung schedule. Kasi pag nasa lock-in ako ng Darna, hindi naman, hindi pa rin umalis ng bubble, syempre. Pero hopefully, someday ulit, makabisita ako. Nabanggit mo kasi yung back bugaw ng langit eh. Kaya, naalala namin. Yun yung tanong. Pero, actually, pinusto mo yung movie. Yeah. Maganda yun. Kailan mo napanood recently na? Siyempre, pag-aaralan, tapos you do a lot of research about mentally challenged people, about autism, different types of autism. Yun yung masaya, yung process ng pag-aaral mo. Oo.
kung anong klaseng autism ba to. Kasi hindi naman lahat ng autism parehas eh. Totoo. Diba? Hindi naman pwede lahat ba i-remake yun, Pao? O? Pwede, kung sakaling i-remake, kukunin ka, why not? Oo po. Bakit hindi? Kung may... Sino ang Nora Honor sa tingin ang gusto mo? Sino ang gustong Nora Honor doon? Sino ang gusto kong Nora Honor? Doon po sa pelikula na yun kasi, parang halos magka-age lang po yung character nila, no? So, dapat ka-age ko yung artista. Si Jane? Siguro for me, ano? Hindi ba older doon si Ate Jane? Parang older. Older hindi, no? hindi konti lang. Konti lang. Hindi masyadong, ano? Hindi ko pa alam, actually. Hindi ko pa napag-iisipan kung sino yung maging Nora Honor. Ako naisip ko si Jody Santa Maria. Parang bagay doon. Pwede. Catherine Bernardo. Catherine. Very challenging ni role ni Ate Guy doon eh. Oh, why not Catherine or Jody? Catherine for a change. Actually, I like that. Yeah. Bagay. Oh, sana nga no. Uy, so, wala ba kayong relasyon ni Jane Dele? Wala po. Bang chance na? We're for friends. Oh, okay. May girlfriend siya. Wala po. Dati parang meron eh. Kailan pa? I've been single for ano? For 2 weeks? Since September. Two months. Oh, namumulan natin. So ano pala, parang mainit lang po. Malamig ang Christmas mo ba? Malamig ba? Anong plano mo sa Pasko? Plano ko sa Pasko? Spend time with my family. Siguro balik po ako sa Bicol. Sa province namin. Kasi uuwi po sila mami eh. Masama muna ako doon. Unwind muna ako. Away from Manila. Away from the pollution. Wala ka isasama doon? Wala po. Kami lang nila mami. Oh, gusto ko. Special someone. Sumagra sa mami. Po, nandyan pa rin yung gusto ng maraming mga nagtatanong pa rin na sana nga magsama kayo sa isang project ni Marco. Ganon. Kainatabi. Napag-usapan. Ah, so GMA na si Marco. Oo, napag-usapan na rin ba ninyo? Kamusta? May still communication with them? Sama siblings mo? Actually, napag-usapan namin ni Marco yan dati. Nagkakwentuhan kami. Just parang... Kasi diba, nung time naggumagawa ako ng Viva, Viva rin si Marco eh. So parang sabi niya, try niya daw kumausap ng ano, ng director or scriptwriter sa Viva na pagsamahin kami sa pelikula. Pero hindi pa eh, kasi hindi pa nangyayari. Siguro hindi pa time ngayon. Pero it will come. Nasa GMA na si Marco, pero ikaw ba mananatili ka sa ABS-CBN? I hope so. Ako happy sa ABS-CBN eh. And I'm very thankful din sa mga binibigyan nila sa akin na projects. And like yung last na ano ko, yung first MMK ko, binigyan nila ako ng lead role sa MMK and super thankful din ako dahil doon. May next projects ka na after Darna? Well, siguro malalaman ko pag malapit na matapos yung Darna. Hanggang kailan ba? Hanggang kailan ang Darna? Kasi may mga balita na sabi December na lang, hindi na magkakaroon ng ano. Tapos na kayo taping? Tapos na taping? Hindi pa, we're still ongoing. Kung hanggang kailan, hindi ko pa sure. Kahit kami hindi rin po namin alam kung hanggang kailan. Pero, let's see. Parang magsi-season break daw eh. Magsi-season break din ang Darna. So looking forward ka sa teleserye na ikaw naman ang bida. Yeah, sana soon. Next year, diba? Okay. Thank you, Pa. So, wala ka pang